nakaraan at kumusta? Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John Ibanez, ang inyong kabalitaktakan sa TWIZ. Isang mainit na hapon po ng Webes, mga kabalitaktakan, particular dito sa Metro Manila. Araw na po ngayon ng Webes, ha? At 12 sa buwan ng Enero 2023. Tumapit na naman po ang takdang oras para sa inyong balitan at kumastahan sa IZ. Kasama ang inyong nag-iisang kabalitaktakan. Ako po yun, it's me, Johnny Banyes po lamang. Ngayong araw pong ito, ika nga hindi lamang po nationwide, ha? Ang scope ng ating balitaktakan. Dahil ito pong issue natin ngayong araw na ito na pag-uusapan. Ang topic para sa ating balitaktakan ay walang dilitiba kundi ang COVID-19. Alright? So mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world na naaabot po ng ating broadcast. Tutok lang po, ha? Tutok lang dahil importante po ang malaman natin ang mga bagay na dapat at hindi na dapat or mga bagay na dapat at ika ngay ingatan pa rin natin. Huwag nating kaligtaang gawin kaugnay pa rin sa issue ng COVID-19. At tayo po'y pinalad na ngayong hapon, makakausap po natin si Dr. Guido David na Octa Research Fellow. Dr. David, magandang hapon po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ. Yes, magandang hapon din, John, at sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. At Happy New Year din. Happy New Year din po at Happy New Home para sa akin. Ha? Hindi ka ba nagulat dahil nasa ibang himpilan ako. Nagtataka nga ako. Uh-huh. Alright, actually, huling nag-usap tayo, nasa kabilang bahay ako. Ngayon lumipat ako dahil sabi ko kailangan kong makausap uli si Dr. David. Dahil mukhang naaninag na nga ba, Dr. David? Pero bago pala yan, una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na bagamat mobile kayo at busy kayo ngayong oras na ito, pinagkaloob niya pa rin kami ng pagkakataon para makabalitaktakan, Dr. David. Thank you so much for that. Yes, walang anuman, John, at hanggat kinakaya ko, syempre, public service yung ginagawa natin para sa ating mga kabuhayan. Alright, thank you so much for that. Alright, unang katanungan, kumusta na po ang positivity rate ng COVID-19? In particular sa NCR, mukhang positive, ito yung positive na maganda, Dr. David? Ito yung positive na maganda, napakaganda kasi bumaba na tayo sa 5% na... Uh-huh. Positivity rate sa Metro Manila. Pag nasa 5% ng positivity rate natin, ito na yung standard ng World Health Organization. Ang ideal kasi less than 5%. Ibig sabihin nito, bawat 20 na tao nagpapatest, isa lang nagpapositive. Okay. Magandang balita 'yan. At hindi lang sa Metro Manila, pati sa mga ibang probinsya, nakakita na rin tayo ng less than 5% positivity rate sa Bulacan, sa Batangas, Ilocos Norte, sa Pangasinan. So may mga areas na malapit na rin sa 5%. Although, meron pang, to be transparent, meron ding areas na medyo mataas yung positivity. Kasama dito yung Isabela na umabot ng mga 62% ang positivity. Napakarami. Pero, at saka sa Oriental Mindoro at Palawan. Dr. David, pipigilan muna kita dyan sa negative na resulta ng positivity. Ang hirap doon, nakakalito. Negative na positivity rate. Anyway, yung po bang nakikita natin at nagiging resulta ng 5% sa NCR, magandang pananaw na po ba ito? Natuloy na talagang nakokontrol ang pagkalat ng virus? Doc? Yeah, actually nakita natin yan over the past year, noong 2022, na more or less na ma-manage na talaga natin ang COVID. Kasi nakita natin na kahit na naka-apat na, na wave tayo noong 2022, noong January meron yung surge talaga, malalang surge. Pero doon sa apat na waves na yan, hindi na napupuno yung ating hospitalization at mababa na rin yung mga number of deaths na nakikita natin, konti lang mga severe cases. Apo. So, ever since last year, parang nakita na natin na parang ganito na yung mangyayari sa atin. Hindi mo walang COVID, ang virus ay andyan lang, pero more or less nakakapamuhay na tayo kasi alam naman natin nung 2020 at 2021, ang hirap ng pamumuhay dahil pag nagkaka-surge,
nagla-lockdown tayo. Mm-hmm. Napupunong hospitals. Pag tayo nagla-lockdown, napupunong hospitals. Okay. At saka wala pa kaming bakuna noon. Maraming namamatay. So ngayon, hindi na kinakailangan yun. At kahit na sabihin kong hindi naman garantisadong patuloy na ito na bababa yung bilang mm-hmm. na kaso, baka mag-maintain. In fact, I am expecting magkaka-wave pa ulit. Even mm-hmm. yung DOH, pinapredict na magkaka-wave tayo ulit maybe around February. Tingin ko maybe February or March. Kasi may binabantayan na yung variant, yung XBB.1.5 mm-hmm. na nasa US. So, it will cause a wave, definitely. Pero hindi na yung tulad ng mga no, 2021 uh-huh. na malalawang wave. Yung so, binabanggit mo, Dr. David, na wave, nationwide yan? O NCR lang? Pwedeng sa NCR, pwedeng okay. sa mga ibang probinsya. Usually, pag nagka-wave sa NCR, sasabay yung ano eh, or sumusunod. Umaabot eh, no? Umaabot sa probinsya. Opo. Yes, umaabot sa Central Luzon, sa Calabarzon. Tapos, eventually, aabot sa mga ibang major regions, sa mga Davao, sa Cebu. Right. So ngayon, natapos na yung waves natin sa mga lugar na yon. Kaya, pababa sa ngayon. Pero, yun nga, posible magkaroon pa tayo ng wave. So, hindi naman natatapos ito eh. Parang flu lang. Nagkakaroon tayo ng flu season. Bumabalik okay. yung flu. Pero, Okay. Bakit po, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, bakit po hindi pare-pareho ang kaso ng COVID sa iba't ibang lugar sa bansa? Lalo na sa NCR at pagitan ng mga lalawigan. Dr. David, go ahead. Well, one reason is, Del Island tayo, archipelago, minsan hindi umaabot sa mga ibang islands yung COVID or hindi agad umaabot. Minsan, kunyari, nagka-wave sa atin sa NCR, yung mga kadikit natin, nagkaka-wave. Pero yung mga iba, like, kunyari, Western Visayas, baka hindi agad-agad nagkaka-wave. So, yun yung isang possible explanation or isang explanation. Pangalawa, iba-iba rin yung vaccine coverage natin. Yung NCR, mas mataas yung vaccine coverage natin. Although, kahit mas mataas yung vaccine coverage natin, napaka-dense din ng NCR, dikit-dikit yung mga tao. Unlike sa mga ibang probinsya na, kumbaga, dahil maluwag sila, konti lang tao, para may social distancing na rin. Kasi hindi parang automatic eh, no? Dahil hindi sila automatic. Siksikan. Exactly. So parang gano'n. So mas ano talaga tayo, mas susceptible talaga ng NCR dahil dikit-dikit yung mga tao dito. Hindi rin po ba factor yung mas malalakas ang resistensya nila dahil mas maganda hangin doon, mas malusog yung mga, mas masustansya yung mga kinakain nila, mas malulusog ang tao? Well, factor din yan. Actually, sa NCR din naman, malakas na yung resistensya natin dahil nakailang waves na tayo. So, sa NCR, alam ko, karamihan na nagsasabi sa akin, yung mga manginginom dahil sa lakas daw ng epekto ng alcohol sa katawan, tinalo nila yung COVID virus eh. Tama ba yun? Ganun din nga sinasabi ko pag may mga friends ako. O, para mamatay yung COVID pag may nararamdaman kayong katawan. Tirahan ng alcohol yan. Magana na lang. Tira na lang ng alcohol. Magano. Ayaw ko sabihin ng brand, pero... Ang sinasabi nga nila, di ba, yung alcohol na literal, sabi niya, for external use lang eh, di ba? Yung alcohol na tinitira ng mga nakatatanda, internal eh. Papasok sa loob ng katawan eh. At naniniwala ako na, hindi scientific, pero naniniwala ako, baka nakakamatay talaga ng virus pag binuhusan natin ang alcohol yan eh. Correct. Alright. Anyway. Okay. Anong mahakbang pa ang dapat? Kasi niluwagan, di po ba? Wala nang face shield. Tapos, voluntary na lang ang face mask. Ngayong nagkakaroon ng panibagong surge sa China, what will your advice be, Dr. Guido? Ibalik ba yung talagang sabihing dapat lahat tayo mag-mask ulit or what? Well, ibang situation sa China dahil may zero COVID policy sila over the past 2 years. So, kumbaga, mahina yung immunity nila, mahina yung natural immunity nila. Kahit marami nang bakunado sa kanila, mahina yung immunity nila dahil wala sila natural immunity. Tsaka secondly, homologous yung vaccines. Yun yung tinatawag nila homologous. Dahil isa lang yung klase ng bakuna na bigay sa kanila. Okay. Sa atin, dahil pinaghalo-halo natin, ang sinasabi ng siyensya, mas malakas yun. Dahil naghalo-halo yung ibang... Scientifically proven yan, Dr. David? Yes, yes. May results yan scientifically na
na pagbag yung heterologous, mas malakas yung nagiging protection yan. Kasi parang mas ano sa'yo, mas na-expose sa iba-ibang klaseng mga ano na mga papasok sa katawan natin. So mas malakas yung katawan natin. So isa yan sa factors kung bakit sa China medyo mahina yung... So talagang isa lang ang gamit nilang vaccine. Kaya ganun. Well, isang type, alam ko may Sinovac, may Sinopharm din sila. Pero more or less, parang magkapareho lang halos na klaseng bakuna yun eh. So, kaya medyo mas mahina yung immunity nila. Ang balita ay, ano, and this is almost confirmed kasi officially, zero cases sila kasi hindi na sila nagre-report. Pero sa mga naririnig naming channels, sa Bloomberg, tsaka may friend ako na nakatira sa China, sabi niya sa akin talaga na marami talagang cases na hindi pinapayagan na lumabas sa mga balita. Pero naka 20 million cases per day sila sa China. Di ba so, may talaga, death niya silang umabot ng 9,000 a day? Tama ba yung nabasa ko? O tama yung pagkakaintindi ko? 9,000 a day yung death case nila, tama. Death toll? Tama yun, John. Hindi lang nabibilang, hindi lang nare-report. And they're expecting dito sa wave nito, baka 1 million deaths ang makita nila sa total. 1 million sa buong taon yun? Or buwan? Or ano, Doc Guido? Parang, sabi natin mga 2-3 buwan. Kasi wow! They're expecting more or less yung population nila ay talagang tatamaan ng COVID. Grabe. Tapos ayaw nilang ibalita? Ayaw nilang ibalita. Well, ang official position nila ay i-report nila na COVID death pag napatunayan na namatay dahil ng respiratory failure. Alright. Pero masyadong narrow kasi yung definition. Grabe. Kahit yung mga doctors na nakausap ko sabi, masyadong narrow yung definition. So parang konti lang lalabas na ano. Pero actually, marami talaga yung deaths. At doon sa mga ano, nakikita ko rin sa reports, sold out sila sa mga body bags. Naubusan. Body bags. Yung parang nangyari sa atin nung Delta, parang mass graves, may mass burials, ganun. Natenga yung mga bangkay. Sorry to say that, no? Natenga yung mga bangkay. Natenga. Even yung mga ashes na ano, nakapila, yung mga nagpa-cremate na. So talagang medyo, ano, and karamihan naman daw doon, mga elderly, pero kawawa naman. Kahit na, tao pa rin yun eh. Tao pa rin yun. Anyway, at marami rin daw hindi vaccinated dito sa mga elderly nila. Maraming nagtatalo dyan, Doc David. Ano ba talaga? Dapat ba vaccinated o hindi? O pipilitin daw o hindi? Ano ba talaga? Malapit nang matapos tong pandemya pero may pagtatalo't debate pa rin tungkol dyan. Well, sa akin kasi optional talaga yan. Bigyan lang natin ang tamang impormasyon ng mga tao. At kung may ayaw magpabakuna, ayoko naman pilitin sila magpabakuna. Dahil may dahilan sila kung ayaw nila magpabakuna. Pero yung iba, yun nga, kung gusto nila magpabakuna, andyan naman yung vaccines. Kaya lang, John, nag-expire na rin yung ating state of calamity. Ibig sabihin nito, yung EUA, mag-expire na rin. May EUA pa tayo sa vaccines, pero nasa stock na nabili na natin. Kumbaga, kung meron pa tayong mga bakuna, pwede pa silang gamitin under EUA, pero pag naubos na sila, wala na. So wala ng mga libreng bakuna unless mag-procure yung government ng libre para sa ano, sa mga, usually sa mga elderly. Ang nabalitan ko, hindi na tulad dati na bililan tayo ng bilang bakuna. Ngayon, medyo mas smart yung approach natin. Kasi, dati kasi kuha ng kuha, biglang ilang billion yung halaga nung nawaliwala, di ba? Natapon lang dahil nag-expire. Anyway, lessons learned. Tumaas yung debt natin, diba? Nasa traders natin. Meron akong item na babasahin na with your indulgence, Dr. David. Good news ito eh. Dahil sabi dito na mismo ng WHO o World Health Organization, posibleng alisin na ngayon taon yung global health emergency sa COVID-19. Ano sa layman's term ito, Dr. David? Hello? Yes. Narinig niyo? Ulitin ko po. Yes. Narinig ko naman. Naputo na yung paling salita. Pero sa layman's terms, parang yung nabanggit natin sa atin na yung state of calamity na nag-expire na, ganun na rin. Parang ang sinasabi basically ng WHO ay tapos na yung pandemic. Parang ganun. So, pag wala na yung state of emergency. Maituturing na bang parang regular na ubot-sipo na lang ang COVID? Ibig sabihin, Dr. David?
We have to be careful about that. Bakit? Kasi ganito yung masasabi ko. Agree ako na hindi na siya emergency. Dahil yung bilang ng kaso natin at yung mga namamatay ay parang comparable na sa flu death. So in terms of number of deaths, parang masasabi natin parang endemic na tayo. So parang maganda balita yun, di ba? Pero bakit kailan pa rin natin mag-iingat? Kailan pa rin natin pag-iingat? Kasi yung ano, yung COVID, meron pa rin siyang mga long COVID na tinatawag. So kung hindi tayo nag-iingat, pwede natin, pag nakuha natin yung COVID paulit-ulit, susceptible to sa long COVID. Ibig sabihin, ito yung mga long-term or persisting ano effects ng COVID. So pwede dito yung ano, yung iba may shortness of breath, iba may brain fog. So iba-iba yung presentation nito. At yung iba na tinatamaan ng COVID, nagkakaroon sila ng kidney problems or pwede ng kidney problems. Hindi naman lahat, pero may porsyento ng mga tao ay nagkakaroon ng ganito mga comorbidities pag tinamaan ng COVID. So para ang mangyayari, hindi siya mamamatay sa COVID per se, kundi yung komplikasyon. Parang yung ibang matitinding sakit. Exactly. Tama pa ba? Okay. Exactly. So kaya hindi tayo natin dapat pwedeng ibaliwala sa COVID. It's still here. Syempre, mahalaga ngayon yung ekonomiya natin at yung pamumuhay. So pina-prioritize natin yan. Pero huwag natin kalimutan. And kaya meron pa rin naman yung optional face mask. Ako, pag lumalabas naman ako, nag-iingat ako, nag-face mask ako. Minsan, depende sa sitwasyon, you know, I try to you know, do it appropriately. Ang problema kasi, Doc David, karamihan ng nakakasalubong ko, naka-face mask. Kaya lang sa baba nakalagay. Wala na sa ilong tsaka sa bibig. Minsan nasa sikot, braso na nga eh. Okay, nasa gilid ng tenya. Di ba? Okay, iba yung mga nagja-jogging nasa piling. Di ba? Pero in fairness naman, matasas pa rin naman yung mask wearing na bali. Correct. Para sa ibang bansa. So I think I would estimate 70% nakamask. Alright. May posible pa bang umusbong ng mga bagong sub-variants na pwedeng nakakatakot or nakakapangamba, Doc David? Yes. May possibility yan. So, pag magkaroon ng pangyayaring ganyan, we should be prepared na baka magbabalik. Hindi ko sinasabi mangyayari yan, pero kunwari nangyayari yan at may parang Delta variant na lumabas ulit na nakahawa at may immune escape, I think we should be ready na sakaling mag-lockdown tayo. Hindi man natin sinasabi mag-lockdown tayo. Pero kung mangyayari lang yan na may bagong variant na lumabas. Opo, yung mga bagong sub-variant na posibleng lumabas, fatal pa rin ba? Or lower risk na? Sa ngayon, yung lahat ng Omicron na sub-variant na lumalabas, hindi sila fatal. Parang yung mga BF7 na sa China, BA5.2, yung XBB1.5 na binabantayan natin. Pero, yun nga, ang sinasabi natin, wala pang lumalabas na bagong variant na ganito na fatal. Pero, pwedeng mangyari yan. Or hindi imposible na mangyari yan. Baka maliit yung probability, pero... Pwede pa rin. Sana naman wag siya. Alright, so... Sa ngayon, tama pa rin ba or kontento ka ba sa ginagawang hakbang ng DOH and yung ating gobyerno in particular with regard to sa mga biyahe ng mga nanggagaling sa iba't ibang lugar, in particular sa China? Okay pa ba yun para sa inyo? O kailangan masigpitan? Sa totoo lang, nag-recommend nga kami na mag-require sana ng testing galing sa mga travelers from China. Okay. Kasi yun din naman yung ginawa ng US, South Korea, ng Japan. Pero... kung gagawin kasi natin ngayon yan, medyo huli na eh. Kasi nakapasok na sila eh. Dahil hindi tayo nag-higpit ng mga... hindi naman mag-higpit ng restrictions. Hindi naman tayo mag-travel back. Pero at least yung testing lang para ma-filter natin yung mga positive. Pero huli na ngayon eh. Medyo patapos na yung... or nag-peak na yung wave sa China eh. So tsaka, hindi na rin masasa makakatulong yun. Saka natatakot yata tayo na ano eh. Na iban din tayo ng ano... ng China, di ba? Yung US at ibang Europe country, ganun eh. Although, in fairness naman, kaya nila binan yung Japan at South Korea. Dahil yung Japan and South Korea, binawasan din yung travelers from China. Yan so, para nag-revenge yung China sa kanila. Masyadong mahigpit naman yung ginawa ng correct. South Korea. Pero kung nagtetest lang sila, baka hindi naman iba. Apo. Doc, with your indulgence, may mayroong comment lang dito. Sabi ni Michael Starks,
Ang kailangan na lang natin, gumawa ng tableta or capsules na gamot para sa COVID variants na parang kagaya ng paglikha natin ng mga paracetamol or etc. Para sa Spanish flu noon, na ngayon tinatawag na lang natin na simple trangkaso, di ba? Sana may speed up na yung gamot na sa COVID na gaya ng paracetamol na available sa lahat ng mga pharmacy or butika. Mangyayari ba ito, Doc? Well, I think mangyayari yan. And mabibilis naman yung ating scientific advancement. Sa ngayon, meron naman tayong mga gamot na may mga molnupiravir, may mga remdesivir against COVID. Pero siyempre, tingin ko magkakaroon pa ng developments yan na mas maganda mga gamot hindi na kailangan ng bakuna. Personal na tanong, hindi ba pwedeng yung pangalan ng gamot hindi mahirap banggitin? sige, i-request natin. Kasi diba? Hirap banggitin ng mga pangalan. At mga remdesivir. Kahit ako, tagal ko bago na-memorize yung pangalan na yun. Ako, nung binanggit mo na, pangiwi ako. Hindi ko talaga matandaan yung mga pangalan ng gamot na yun. Di ba? Tsaka sana mura. No, Doc? Sana magmura. Yung abot kaya. Mura ka. Pero yung ano, yung mga bakuna na nakita ko, nagtaas na yung pressure nila. Yung mga hindi na under EUA, yung bakuna. Ano na? Kasi dati, para nasa mga, I think nasa mga $10 to $20 yung global price. Ngayon, nasa mga $100 wow. price. Yeah. Oo, so, ay kamamatay ng pasyente, yung presyo na, hindi na yung turok. Ayun na nga. Anyway, Dr. David, maraming salamat sa pagkakataon, pero baka may gusto ko pa idagdag na mensahe sa ating mga kaubayan at maging sa gobyerno. Go ahead, Doc. Maraming salamat din sa pag-imbita, John. At alam mo naman, kahit nasa biyahe ako, ay gusto kong makatulong sa public service at sa inyo. Kasi gusto ko mabigay niyo yung mga proper information sa mga nakikinig sa atin. So para kayo rin, malaking papel na ginagampanan nyo sa ating COVID response over the past 2 years din. So ito, mukhang ganito na yung nakikita nating trajectory. May kaso tayo, tumataas sa konti, bumababa, pero hindi na pupunta yung hospitals. So parang more or less, andito na yung COVID, parang flu. Parang endemic na halos, pero andyan pa rin. At hindi naman kailangan, pero maganda mag-ingat tayo kasi sa huli yung pagsisisi, pag hindi tayo nag-iingat. Mm-hmm. Para sa akin, buting na yung nag-iingat tayo. Ngayon, kung ayaw nila magpapakuna, option nila. Hindi naman ako, hindi naman tayo namimilit. Parang bigyan natin sila ng opportunity na gumawa ng sariling decision nila para sa sarili. Alright. With that, Dr. Guido David, maraming salamat sa pagkakataon. Hoping hindi po itong huling pagkakataon at on your free time, pag may issue pa rin, usap pa rin tayo. Yes. Alright? Hindi naman po huling pagkakataon. Maraming salamat, John. Okay. Stay safe, sir. Safe travels. Thank you. Magandang hapon. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Dr. Guido David, Octa Research Fellow, kaugnay po sa COVID-19 ang ating naging topic ngayong araw ng Webes na balitaktakan. Balitaktakan ha, na bagamat hindi nyo nakita habang nagsasalita ang ating nakausap, in particular si Dr. Guido David ng Octa Research Fellow, ako pa'y umaasa na yung ating balitaktakan niyo yung araw na ito ay naging kapakipakinabang at tanggap-tanggap sa inyo. At marami po kayong napulot na aral. At tulad ko ha, personally, marami akong natutunan. Alalahanin natin ha, wala naman, sabi niya nga, wala naman pong pwersahan ito. Mag-choice niyo yan. Kaya lang, kung choice niyo huwag magpabakuna, huwag na po kayong manira, di ba? Di ba? Kung hindi kayo naniniwala, okay na yan. Pero huwag nyo na pong sabihin, ganito, ganyan, negative yung ganito, ganyan. Kung baga, kanya-kanyang choice na lang yan. Ha? Respetohan na lang po tayo ng paniniwala at paninindigan. Sa mga naniniwala naman na epektibo ang pagpapabakuna, good sa inyo. Ika nga, buhay naman natin to. Ang choice natin, pangalagaan ng ating buhay, kanya-kanya tayong desisyon. Pagka pinwersa ka at hindi mo talaga gusto, kotongan mo yung namumwersa sa'yo. Pilipitin mo yung braso. Hindi, biro lang ha. Ako pa yung umaasa na talagang ma-overcome natin ito totally. At sabi nga nila, resilient ang mga Filipino. Ay, yung mga Filipino, tayong mga tao in general, kayang-kaya natin yung mga pagsubok na yan, di ba? Alright, maraming salamat sa aking mga nakasama, syempre sa inyong mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world.
Engineer Jun Aguma, writers Rashid Loxin, Jen Patrolya, Sokmed Kim Gomez at Elaine De Malanta, CA Micah Cervantes at James De Jesus. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan, Beyond Buhay Metro with Miss Kaakit-akit, Sexit Batang-batang, Abby Trinidad. Ako po ang inyong nag-iisang kabalitaktakan, Johnny Banyes, na nag-iwan sa inyo ng mga katagayang. Stay safe. God bless. See you all tomorrow. Mwah! You know.